Magandang araw sa iyo! Ako si Binibining Celine Marie Pajarito at ngayon ikikwento ko sa iyo ang isang pabula na nagmula sa bansang Korea. Ito ay pinamagatang Ang Hatol ng Koneho, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang siya ay mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano, nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. "Tulong! Tulong!" Muli siyang sumigaw. "Ah, isang tigre!" sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. "Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito." Pagmamakaawa ng tigre, "Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay." Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niya na baka kainin siya nito. "Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay." Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. "Sandali, sandali, huwag mong isipin iyan," pakiusap ng tigre. "Huwag kang mag-alala, pangako hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako, tulungan mo na ako. Kapag nakalabas ako dito, tatanungin ko itong malaking utang na loob." Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. "Gumapang ka rito," sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. "Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob?" sumbat ng lalaki. "Wala akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw," tugon ng tigre. "Sandali, sandali," pakiusap ng lalaki. "Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako." "Sige," wika ng tigre. "Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na kasi ako." Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. "Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob?" tanong ng puno ng pino. "Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang ibinibilang namin upang kami lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol nyo kami. Ginagamit ninyo kami sa pagtayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng mga kasangkapan. At isa pa, tao rin naman ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka ng magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom." "O ano masasabi mo doon?" tanong ng tigre habang nananakam at ginungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay-hintay, pakiusap ng lalaki. "Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol." Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. "Sa ganang akin, walang duda kung ano ang dapat gawin." Wika ng baka sa tigre. "Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kami mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-ano mga bagay. Kaya huwag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na
ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila sumasang-ayon sa akin, kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumulok-sulok-song kuneho. Sandali tigre, sandali, sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwenta. Alam mo na ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumabo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na talaga ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mga tenga. Pagkalipas na ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro niyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay. At ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon niyo noon upang mapag-isipan kong mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Nais lamang niya na matapos na agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ah! Ganito ang kinalalagyan niyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na ako magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpapatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at magpatuloy sa kanyang paglulokso. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Bye-bye!